child of God. You are an overcomer. Listen to Pastor Ronald Ocampo as he shares the overcoming series teachings based on the powerful words of God. Yahweh Adonai is greatly to be praised. Amen. Yahweh Adonai means our great Lord and God, the great Lord and God of Israel. And He is our great Lord and God. Amen. Through Jesus, His Son, we are His children. And we can call to Him our great Yahweh Adonai as our Father. Amen. Kaya, praise God po. At ngayon pong gabi na to ay nagpapatuloy po tayo sa mga pag-aaral ng mga makapangyarihang mga salita ng Diyos. Nilagay ko ng Panginoon sa puso ko na i-share sa inyo na yung Overcomer series. I am an overcomer by as a child of God. Kaya po, ito pong mga panahon na to, kailangan po na malaman natin na tayo po ay mga overcomer bilang anak ng Diyos. At alam natin ang mga steps na gagawin natin para maging mapagtagumpay tayo, winner, victorious, overcomer. Amen? Ngayon po gabi, ang paksa ko po sa inyo ay I'm an overcomer of pride as a child of God. Pride po. No? Yun pong i-overcome natin ay pride. Yan. Wala pong tao na hindi nag-i-struggle yan. Ang pride po ang pinaka struggle ng lahat po ng mga tao. It is the most difficult to deal with. At ang pride po, hanggang buhay tayo, pilit na pumapasok yung pride sa puso. Kaya napaka-importante po na tayo pong mga mananampalataya ay ma-overcome po natin ang pride. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, dalawa po yung ino-overcome natin sa pride. Eh. Dalawa po. Yung pride before God and pride before people. But again, I'd like to read first yung pinaka-main verse natin para ito po yung matatak sa puso natin. For whatever is born of God overcomes the world. Lahat po ng mga child of God, no? Yun po yung isa ng born of God sa mga bagong nakikinig po sa salita ng Diyos. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Lahat po ng mga anak ng Diyos na nanalig kay Jesus, sila po ang mga overcomer. So ngayon po, pride. Una po, kailangan para po ma-overcome talaga natin yung pride. Alam natin, number one po, no? Punta na po tayo sa number one. Kailangan you possess a revelation. Meron kang revelation sa puso mo at sa isip mo that God hates pride. And God deals with pride severely. No po? Kailangan no, meron tayong revelation yan. Eh, na yung pride, hindi siya ordinaryong kasalanan. Isa siyang kasalanan na kinamumuhian. Kapampangan. Hate na lang. Hate ni God ang pride. At nako, yung pong pride ay dinideal ng matindi ni God sa mga tao, sa mga lingkod niya. O kahit hindi po Christian, kahit mga unbeliever, mga hari, pagka nagkaroon ng pride, nako, dideal niya ng severely. Naalala ko nga si King Nebuchadnezzar dahil sa kanyang pride ay nawalan siya ng katinuan sa pag-iisip. Okay, ano po sabi ng salita ng Panginoon dito sa Proverbs 8:13? The fear of the Lord is to hate evil. Pride and arrogance and the evil way and the fervor's mouth I hate, sabi ng Panginoon. No? Minention ni God yung hate niya dito. Evil, yung masama. Tapos, specific, pride. Tapos yung arrogance, halos pareho naman yan, pride and arrogance, kapag sinabing mayabang, tapos arrogante, di ba? And then further smart, no? Hate na hate ni God ang pride, di po? Kaya kailangan, meron tayong revelation niya na hindi ordinaryong kasalanan ang pride. God hates pride. Amen?
At ang sabi niya rito sa 1 Peter chapter 5 verses 5 to 6, likewise you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you, be submissive to one another and be clothed with humility. God resists the proud but gives grace to the humble. Ano po? Basahin ko na muna rin yung 6. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God that He may exalt you in due time. So, kung babalikan natin yung verse 5, sabi rito sa verse 5, balikan natin, God resists the proud. No? Yung pong God, nire-resist niya. O sa ibang salitang resist, nilalabanan niya. God opposes the proud. So, ganun katindi yung pride. Kapag ka nagkaroon ka ng pride, magiging kaaway mo na ang Panginoon. I mean, hindi mo na siya magiging kakampi kapag ka meron ng pride. So, ano, delikado, di ba? Delikado yan. Kaya dito, sinasabihan, yung lalong-lalo na yung mga younger people, no, kailangan nagsasubmit sila. Ang submission ay form of humility, no, sa mga older people, sa mga elder. Yung mga anak, kailangan nagsasubmit sa magulang. Kapag ka nagrebelde, di sumusunod sa magulang, hindi rumirespeto ng magulang, pride yun. Hate na hate ni God yun. Kaya lahat ng mga youth, sinasabihan ko kayo na sa salita ng Diyos, in Jesus' name, parati kayong nagsasubmit, sumusunod sa inyong mga magulang. At lahat ng mga youth sa mga elder. Amen. Kasi nga, kailangan yung mga bata, mas mapagpakumbaba sila sa mga medyo may edad na, sa mga matatanda. Amen! So, have that revelation. God hates pride. And God deals with pride severely. Magiging kalaban mo nga siya. At sa Bible, lahat ng mga may pride, ayun, kinastigo ng Panginoon pagka ayaw mag-repent sa pride. No? Kagaya nga ni Ibu Pagnesa, nawalan nga ng katinuan sa pag-iisip. Number two, to overcome pride. Number two is, renounce. Ito, parati nyo maririnig sa akin yan. Kasi nga, yung lahat ng idols ino-overcome natin, ay may spirit dyan. May demonyong nagkakapitalize dyan, nagpapaandar dyan, nagko-control dyan. Kaya yung pride is a spirit. So, renounce natin ang pride. And all its kinds. Alam nyo ba yung pride? Ang dami ho. As I've been restudying this word, ito yung mga, ito po yung dapat nating renounce. So, depende ito kung anong sasabihin na klaseng pride sa inyo ni Lord. Ito po yung mga iba-ibang in-impress ni God sa akin na pride. Haughtiness, no? Yung haughty ka. Yung haughty, no? Arrogance. Conceit. Iniisip mong mas mataas ka. Mas marunong ka kesa sa iba. Yung hardened heart, no? Pagka matigas ang puso, stubborn headed, matigas ang ulo, pride po yun. Boasting, pag-iyabang sa pagsasalita, egoism or egotism. Halos pareho po yung dalawa na yan. Magkalban lang ang salita, egoism and egotism. Narcissism, yung masyadong mahal ang sarili, no? In love sa sarili, narcissistic attitude, yung sinasabi, no? Self-centered, yan, pare-pareho na po yan. Selfishness, superiority complex, yan po yung dinideal ng Panginoon ngayon sa maraming bansa sa West, no? America and Europe, superiority complex. Sa bagay, mga Pilipino, lalo na yung mga Pampanga, meron ding superiority complex over other region, di ba? Other region. So, kailangan no, nire-renounce natin yung superiority complex. Prayerlessness. Nako, pagka hindi ka nang nalangin, pride din yun. Kasi ibig sabihin nun, hindi mo kailangan ng tulong at ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Bagkat di mo sinasabi, pero yun ang ibig sabihin ng prayerlessness. Tsaka yung pinatawag na ungodly dependence on self. Yung inaasahan mo lang yung sarili mo. Kaya yung mga bukong babigil ng mga mayabang may pride na tao, yung di ako aasa sa iba, sa sarili lang ako. Kaya kayabangan din po yung refusing help from others. Refusing guidance, no? Refusing correction, refusing rebuke,
pride po lahat yan. Kaya po, as you worship God, as you pray, God is going to deal with us sa mga pride. Alam niyo po, ito po mga nalakalista dito. At is lahat po ng tao. Ako, sa awa ko, si Pastora Ruth, at iba pa pang mga tao. Meron po sigurado niyan. Wala pong taong hindi. Ano po? Kaya, in Jesus' name, alisin ng Lord ang mga blindness natin para makita yung pride at i-renounce natin po yan. At renouncing pride, nako, everyday din yan. Kasi alam niyo po yung pride, para po siyang bigote, no? Bigote po. Tumutubo siya araw-araw. So, yung mga ayaw ng bigote, inaahit yan araw-araw yung bigote, di ba? Just like me. Everyday po talaga tumutubo yung bigote ko eh. No, sana dito na lang sa ulo. Kaso bigote, tumutubo eh. So, yun. Tumutubo po yung pride everyday. Kaya kailangan nire-renounce yan everyday. Walang taong magsasabi na eh, walang tumubong pride sa akin ngayon. No? Itong linggo na to, walang tumubong pride. Delikado po yun. Blindness naman. Rebuke nyo yung blindness. Amen. So, if there is one spirit that we always renounce, this is the spirit of pride, because spirit of pride is a daily struggle. You know, before God and before people, sinabi ko, dalawang kinds of pride. Yung yabang sa harapan ng Diyos at sa yabang sa harapan ng tao. Diba? And then number three, seek and follow God's words always. No? So, kailangan po, yung para ma-overcome natin yung pride, para di tayo nagsisik kay God. Di tayo nagdidepende sa sarili natin. Amen? We don't depend on ourselves. We don't depend on our own mind. On our own understanding. Ano sabi po na salita ng Panginoon? Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. So, para ma-overcome mo, lean not on your own understanding. Huwag po tayong aasa sa sarili natin. Galing ka pag bilig ka sa sarili mo. Nako! Yabang po yun. Yung po mga BSS, believe sa sarili. Believe sa sariling kakayanan, kaisipan, diskarte. No? Madiskarte. Nako! Yabang po yun. Do not lean on our own understanding, on our own strength. Amen? Ano sabi ng salita ng Panginoon? Dito sa Proverbs 16:25, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Minsan, yung mayayabang kasi, kala nila, tama talaga sila. Ito yung tamang gawin. Pero, kapahamakan pala yun. Kasi nagdepende sa sariling isip. Kaya nga, importante na ipakita natin na hindi tayo nagdidepende sa sarili nating galing. Yung nagpipray talaga tayo, mga kapatid ko. And then, si Jesus. Ito po si Jesus, no? Sa Philippians 2:8. And being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. So, yung pong ating Panginoong Diyos, siyempre, nagkatawang tao. Wow, matindi pong pagpapakumbaba yun. Pero sa pagpapakumbaba po niya, naging obedient po siya sa word ni God. Kaya kailangan, obedient po tayo. Kasi any form of disobedience is pride. Parang sinasabi natin, di ako susunod sa Diyos, kaya ko to, at di ako sumunod sa Diyos. Kailangan po sumusunod tayo. Obedience is one of the greatest ways of showing humility before God. Okay, number four, release forgiveness and seek apology and reconciliation immediately. Ito po yung gusto ng Panginoon. Para hindi po tubuhan tayo ng pride o katigasan ng loob, katigasan ng puso. Pagkami, ito po patungkol po sa mga offenses, sa mga nag-away, kapag meron kayo nakaaway, kailangan po nagre-release ka agad ng forgiveness. No? Kapag hindi ka nag-release ng forgiveness, magkakaroon ka ng yabang. No? At tapos, kung nagkasala ka naman, seek apology and seek reconciliation. Yung po mga tao hindi nagre-reconcile, tumubo na po yung ano doon, yabang doon. Amen? Okay, so sabi ng salita ng Panginoon, bibilisan ko po, 9:14 na pala.
For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. O, kaya ayaw ni Lord hindi nagpo-forgive. Hindi ka rin patatawarin sa yung kasalanan kasi ibig sabihin, may pride. Pupunta na po ako dito sa number 4. No po? Number 4, learn and develop deep sense of biblical humility, which is so pleasing to God. No po? Ito na po yung number 5. So, para po ma-overcome natin yung pride, talagang mag-develop tayo ng malalim na humility. No? Isik natin ng humility. Pag-pray natin ng humility. I-declare natin sa puso natin ang humble heart. Sabi ng Isaiah 57:15, "For thus says the high and lofty one who inhabits eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place with him who has a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite one." So dito po sinasabi niya rito na nagdudwell si Lord sa mga yung ang presensya ng Panginoon nananatili doon sa mga mabababa ang loob, sa mga humble. So sa pride, hindi. Ang i-revive niya yung mga humble. Kaya nga kailangan po, develop natin yung humility sa atin. Amen? And then number 5, give all the glory to God for all His grace and blessing. So lahat to ng dumarating, number 6 na po pala ako, kailangan parati ang bukang bibig natin. All glory to God. All, ah, hindi po glory to God lang. All glory to God. Kasi everything na binibigay niya sa atin, blessings, di ba? Yung lahat ng tagumpay natin, grace yun. Everything is grace. Kailangan ibigay ang lahat ng glory to God. Yan po isang tanda ng taong nag-overcome sa pride. At nagpapakumbaba sa Panginoon. Binibigay ang lahat ng glory sa Panginoon. Romans 11:36, "For of him and through him and to him are all things, to whom be glory forever." Lahat naman po galing sa Panginoon. Amen. At nagawa natin yan, accomplish natin yan, nagkaroon tayo ng blessing natin yan dahil lahat kay Lord. And then last, pray more. Yun nga, pray more, declaring your total dependence on God all the time. Parati po, we totally depend on God all the time. Ako po, I totally depend on God all the time. I pray, kahit po matagal na ako nagpapastor, nagtuturo ng Word of God, I totally depend on God all the time. I pray. So, every time you pray, and lalo-lalo na, kung may pagkakataon kang lumugod ka bilang talagang pagpapakita ng pagpapakumbaba sa Panginoon. Amen? So, lahat po tayo mga anak ng Diyos ay mag-overcome sa pride. No? Daniel 6:10, na-overcome niya yung pride dahil parati siya nagpe-prayer. Marami pong ano yan si Daniel. Eh. Marami pong accomplishment dyan. Tsaka sobrang matalino at gifted. Pero sabi ng Bible, "Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home in his upper room with his windows open toward Jerusalem. He knelt down on his knees 3 times. That day and prayed and gave thanks before his God as was his custom since early days." Habit na po ni Daniel lang mag-pray 3 times. Kasi po, nagpapakumbaba siya parati kay God. Kaya ano po nangyari? Binless ni God ang kanyang buhay. Dito, biligtas nga niya siya ni Lord sa kapahamakan sa mga leon, no? Sa mga bunganga ng leon. Praise God po! At tayo pong lahat ng mga anak ng Diyos ay mag-overcome sa pride araw-araw. Pero may mga special occasions o mga occasions na talagang aatake ang pride sa puso at isip mo. Kaya kailangan i-review mo agad to, no? God hates pride. Kaya huwag tayong magyayabang. Amen. For what? So, yun nga. Tatapusin ko lang gusto ko sabihin. God hates pride. No? Minsan kasi biglang papasok yung pride. Pero kailangan lalo na pagka may mga away, may misunderstanding, o nasaktan tayo, kailangan load talaga tayo para hindi po papasok yung pride po sa buhay natin, hindi magtatagal, o magtagal man konti lang, sandali na. Amen? So lahat po tayo ay mag-overcome ng pride at tayo magiging humble na mga anak ng Diyos at dyan po tayo pagpapalain ng matindi. Sabi ng Bible, i-exhort ng Panginoon ang mga humble. Again, nag-overcome tayo dahil si Jesus nasa atin. Dahil we believe in Jesus, dahil we are children of God. And let me pray for you. Let's pray, Lord. Maraming salamat po
sa iyong mga salita na kaming mga anak niyo, Panginoon, ay mag-o-overcome, lalo-lalo na sa pride na pinag-aralan po namin sa gabing ito. In the name of Jesus, nire-renounce namin ang lahat ng pride sa buhay namin, arrogance and haughtiness. And thank you, Lord, now we have a revelation from Proverbs 13, Lord, na God, you hate pride, at hindi, kaya hindi kami mag-harbor ng pride sa aming puso, sa aming buhay. Thank you, Lord. At patuloy, I pray and declare sa aking mga kapatid na magiging humble po kami lahat as your children. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Let's pray more, mga kapatid. Ang pagpa-pray po ay humility.